lahat. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng level switch at tuturuan ko rin kayo kung paano yung pwede nyong gawin in case na masira yung level switch natin. So, kaya ginawa ko itong video nito para makatulong sa mga water station owner na maayos nila yung water troubleshooting. Ayun guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan, please do like and share and subscribe at pakipindot na lang yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Yun. At yun, maraming salamat sa mga sumusuporta ko sa akin. Okay, so nag-guys na lang lalo na kay Boss Alfred Max. So yun guys, unang gagawin nyo is lalagyan nyo ng tubig to. Ayan. Wait mo, gusto mo nga po. Ayan. Punuin nyo guys. Opya, tapos takpan. Tapos, iduktong nyo yung dito, tali nyo. Yan, cable tayo yung nilagay ko para mas presentable. Pwede rin naman kahit anong tali, basta yung purata yung magkana doon. So yan, meron na akong nakalagay. Yan. Yan yun, hindi siya gumagalaw. Eto. Yan. Kung mapapansin dito ang ano na to, minsan kasi malaki yung butas niya. Yan, malaki yung butas. Hindi kasha ko. Yan, gumagalaw-galaw siya. So, pwede nyong gamitin to pang lock para ipitin niya sa loob. Okay? So, ayan guys, ang gagawin nyo lang, ipasok nyo lang kasama yung tali sa loob. Bali, ang mangyayari sa loob niyan, ito yung nasa dito, ipitin niya yan. Yan. Ipitin niya yung nasa taas para mag-lock siya. So, ganyan yung mangyayari sa loob niya. Yan. Para hindi siya gumalaw-galaw. Tapos, tignan nyo guys, pag nilagay ko na yung pulitin na yun. Ito guys, discarte lang to. Kailangan maging creative ka rin para maayos yung mga ginagawa natin. Ayun guys, oh, ganyan siya gumagalaw. Okay. So, ayun guys, yung magiging itsura niya sa loob. Ayan. Kapasok siya. Oops. Yung magiging itsura niya sa loob. Okay? So guys, ilalagay na natin yung level switch. So, ang tali niya, yung total pala, hindi ko sabihin. So, yung tali niya, so yan nakalagay na, yung pwesto niya sa loob, ang ganda na. Yan. Kailangan yung floor, na yung top, yung nakawak ko dito. Kailangan hindi siya sa side sa floor. Kahit ganyan, okay, mas okay din. Kaya doon sa dulo. Yan. Yan yung pwesto niya. Mas mga bo. Yan. Yan ang pwesto ng raw water natin. So, yan. Tapos, dito naman sa kabila. Ito, ito naman yung pwesto ng ano natin, ng product tank natin. So, yung tali, dapat ang tali ko lang. Ayan. Pakita ko yung video sa loob. So, ayan guys, yung sa loob ng ano natin. Loob ng raw water natin. Ayan. Yun. Kung mapapansin nyo, hindi siya naka-ano sa floor. Ayan. Nasa ilalim siya. Yan yung loob ng ano natin. Siya sumahit sa ano. Dapat mataas ng konti doon sa floor ng tangke. Yung sa product tank naman natin, ito naman yung setup. Ayan. Ayan yung setup niya. Dapat yung tubig, yung dulo niya ang ganyan lang. Ito. Sa taas lang siya. Ito yung product tank natin. Yun yung setup ng kanyang floater. Yan. Yan. Kaya ganyan yung mga pwesto niya. Kasi ito, nakaset up ito ng high level switch. Ito sa kabila, low level switch naman po siya. Kaya meron na high level yung low level switch. Kasi ito, nakakonect to sa ano natin, sa pump natin, iniiwasang mapuno yung tanke. Bago mapuno yung tanke, para patayin niya na yung machine para hindi na umapaw, iniiwasan yung umapaw. Kaya nakalagay siya sa high level switch. Yun, yun ang gamit lang. Tapos ito sa kabila naman,
nakalagay siya sa low level switch para ano, para pag wala na naman yung raw water natin, mamamatay siya. Kasi kailangan niya mamatay yung pump bago maubusan ang tubig, kasi pag hindi namatay yan, makakahigup yan ang hangin. Doon nagkakaroon ng airlock yung pump. Yung pump natin. Ayan, sa connection tayo ng ano, ng wiring niya. Pag high level ang kailangan mo, dito may kukunik yan. Pag low level naman sa taas, may dalawang terminal yan. Sa box nito, meron kayong makikita mga guide doon kung paano siya i-connect. Okay? Meron nga ba? Guys, i-connect natin yung wire para sa router natin. Para tanggalin mo natin yung tornillo. Tapos, splice ko yung wire. Ayan, naka-splice na. Splice mo siya. Tapos ako, ang discarding ko dito, hinihiwalay ko, hinihati ko sa dalawa. Hinihati ko sa dalawa yung wire. Ayan. Para ano, maipit siya ng ayos. Oops, nabulag. So, ayan guys. Yung tornillo, ipit niya sa gitna. Ayan yung pwesto niya. Ano? May kita babo. Ayan. Tapos yung kabila naman, ayan, nakaipit sa dalawa. So, ang gagawin mo, yung tornillo, ipit mo. Ayan. Ayan. Tapos yung sobrang wire, pwede mo i-cut yan. Nasa'yo kung gusto mong i-cut. Pero ako kinakat ko para walang lawit-lawit. Ayan. Tapos dahil kailangan nito is low level switch, sorry. Ibukunik natin siya dito, sa taas. Dito tayo magkukunik. Ipamili lang natin siya dyan. Okay? Okay, isa naman. Siyempre, bago nyo palitan yung level switch nyo, kailangan patayin nyo muna yung breaker ng machine nyo. Merong main breaker yan. Pakita mo yung main breaker mo. Ito yung main breaker ng switch niya. Merong mga nakalagay dito. Pag nasa baba, off yan. Pag, ay, mali, off yan. Tapos pag tinas mo, on yan. Yan. Parang switch naman. So, tapan na. So, yun guys. Tinan nyo yung pwesto ng wiring ng ating product tank. Ito yung linya ng wiring ng ating product tank. Diyan siya nakapwesto. Nasa baba siya. Ayan. Ayan, nasa baba siya. Yung sa raw tank namin, naman natin, yung sa raw tank natin, kung saan pumapasok yung supply ng tubig nyo, nasa taas naman siya. Ayan. Nandito yung pwesto niya. O, magkabaliktad sila. Ayan yung, guys, ulitin ko lang, product tank. Ayan. Tetestingin mo yan. Dahil, ano siya, sa level switch siya ng raw water. So, nakakunik yan sa pump. So, gagawin mo, i-on mo yung switch. Switch doon, dapat, pag nila mo, mamamatay yung pump. Tapos, pag nila mo, sisindi yung pump. Yun yung low level switch niya. Sa kabila naman, baliktad. Okay. So, ito naman yung baliktad ko ito. Baliktad ko guys. So, pag hinita mo ito, under yung pump. Under yung pump. Ngayon, pag binita mo, pag umangat yung floater niya, mamamatay naman siya. Okay? Guys, tara naman. In case na nasira yung mga yung level switch nyo, ito yung pwede nyo gawin para at least makapag-okay kayo kahit sira yung level switch nyo. So, unang gagawin nyo, papatayin nyo yung breaker ng machine, yung main fits niya. Tapos, tanggalin yung takip. Tapos, yung top nyo dito. Yan. Alasin din natin dalawa.
So ayan, yung dalawang wire to, pagsamahin nyo lang. Bali, i-re-recta mo lang siya or temporary para makapag-operate ka kahit sila yung level switch mo. So yun, i-tip mo muna dito. Siyempre, i-tip mo para safety tayo. Tapos, tapon mo na ulit yan. Yan, para makapag-operate ka. Ayan, kung sakali naman na makapili ka ng level switch, gusto mo, papartan mo siya. O gaya mo rin yung pagka-turin niya at saka yung haba ng tali sa loob. Kaya, tinuro ko naman yung para ilagay yung floater niya at saka yung mga terminal na mga tornillo. Well guys, bye-bye! Okay. Ayun guys, tapos na yung video natin ngayong araw. So, kung nagustuhan niyo yung video ko at hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do like, subscribe, like, and share. So, maraming salamat po. Bye! At salamat sa mga susuporta sa akin.